Yun, nandito tayo sa farm ng aking kaibigan na farmer at nagtawag siya dahil ang kanyang isang biik ay merong kakaibang kondisyon. Mapapansin nyo, sa unang tingin parang ito'y masasabi nating galis lamang. Pero ang kondisyon na ito ay kakaiba. Ito ay sanhi ng isang bakterya na tinatawag na Staphylococcus. Ito ay maaaring makahawa at lahat ng mga biik niya ay maaaring maghawa-hawa at ikamatay niya. Dahil ito ay sinisira nito ang mga atay at saka kidney ng ating mga alagang baboy. Kaya ito ang aalamin natin kung paano ito maiwasan at kung paano natin ito magagamot. Sa agrikultura, paghahayupan, pangisdaan, may masaganang ani at kita puno sa agrikultura. Ayon sa aking mga pananaliksik, ang greasy pig o ang tinatawag na exudative epidermitis ay isang sakit sa balat na sanhi ng bacterium Staphylococcus haiicus. Karaniwang umaatake sa biik pagkapanganak pa lamang nito at mas pinapalala pa ng mga galos dahil sa pag-aagawan sa pagsuso. Mapapansin ang mga biik na may sakit na tila naglalangis ang balat na nagkukulubot at parang ginagalis hanggang sa magsugat ang mga ito. Sa mga malalalang kaso ay umaabot ng hanggang 50% ng lahat ng biik ay namamatay kapag ito ay hindi naaagapang gamutin. Lagi nating ugaliin ang pagdidisimpekta ng mga paanakan isang linggo bago manganak ang ating mga inahin. Linisan ng povidone iodine solution ang mga susuhan ng inahin 3 araw bago ang mga ito'y manganak. Guraduhin din na palagi ang malinis ang mga ginagamit na kagamitan sa pagpuputol ng ngipin at iwasang masugatan ang mga ito. Kumpunihin ang mga parte ng kulungan na maaaring maging dahilan para magkasugat ang mga ito. Ang mga baboy na tinatamaan ng sakit na ito ay nakakaranas ng dehydration, kung kaya naman ay bigyan kagad natin sila ng electrolyte. Agarang paggamot sa mga galis o sugat ang kailangang gawin upang maiwasan ang mas malalang impeksyon. Sa mga malalalang kaso naman ay agad nang humingi ng tulong sa inyong veterinaryo o mga deputized livestock technician. Kinakailangan ito para mabigyan ng angkop at tamang antibiyotiko na makakapagpagaling sa ating mga alaga. Limitang tumatagal ng 3 hanggang 5 araw ang paggamot gamit ang antibiyotiko sa sakit na ito. Tandaan natin, mga kasaka, na mas mahalaga pa rin na maiwasan na magkasakit ang ating mga alaga para hindi bumagal ang kanilang paglaki at maiwasan ang pagkalugi natin sa pag-aalaga.
Hanggang dito na lang mga kasaka. Sana'y marami kayong natututunan sa Punosa Agrikultura.